kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Kahit makailang beses nang pinupod-pod ng IDF ang pinaniniwalaan nilang lokasyon kung saan nagtatago ang ilang miyembro ng Hamas, ay tila konti lang ang naging epekto nito sa kanila. May mga natutodas ring opisyal ng Hamas pero tuloy pa rin ang pagpapalipad nila ng mga rockets target ang ilang lugar sa Israel na malapit sa Gaza Strip. Ang Hamas ay hindi lang basta-bastang grupo sa Palestine kundi ang samahan nila ay may pwesto na rin sa gobyerno. Rason para malaya silang makagawa ng pag-atake sa Israel na walang pumipigil sa kanila kahit na ang kanilang ginagawa ay barbaric na kung may tuturing. Ano ba naman ang magagawa ng mga ultimong sibilyan sa armadong Hamas kahit pa na ayaw nila ang mga pinaggagawa nito dahil sa sila mismo ang lubos na naapektuhan sa bawat operasyon na ginagawa ng Israel bilang ganti sa palaging pangunguna ng Hamas na maghasik ng lagim sa kanila. Kung tutuusin, ay wala talagang pakialam ang Hamas sa mga sibilyan na kalahin nila kahit madamay man ito dahil siguradong Israel na naman ang sisisihin sa bawat natutodas ng mga sibilyan kapag sila'y gumanti sa ginawa ng Hamas. Sa dahan-dahang pagpasok ng IDF sa Gaza ay punterya nila ang totoong pinagkukutaan ng Hamas kung saan nagmumula ang kanilang puwersa. Hindi ito matatagpuan sa mga nagtataasan at naglalakihang gusali, kundi ito ay nasa masisikip na tunnels na ilang dekada nang ginagawa ng Hamas dahil dito nila iniiimbak ang mga kagamitan nila na siyang nagbibigay problema sa IDF sa tuwing may nakakalusot na mga rockets sa kanilang teritoryo. Hanggat hindi ito napapasok at nawawasak ay siguradong patuloy lang ang pag-ulan ng rockets sa Israel mula sa Hamas. Ayon sa nakalap na intelligence ng IDF, ang ilang mga tunnels ng Hamas ay matatagpuan mismo sa loob ng area ng kinatatayuan ng hospital sa Gaza. Ang makikitang litrato na ito na may mga nakasulat na kulay pula ang siyang lokasyon ng mga tunnels ng Hamas sa loob mismo ng compound ng hospital. Ayon pa sa Israel, hindi lang daw sa compound o tabi ng hospital naglalagay ng mga tunnels ng Hamas, kundi pati na rin sa mga moske, paaralan at iba pang mga importanteng lokasyon. Mula sa control room hanggang sa launching site ng mga rockets ay nagagawa ng Hamas doon mismo sa kanilang mga tunnels. Kahit mawalan man ang pagkain, tubig at mga gasolina ang mga sibilyan sa labas, pero sa loob ng tunnel ng Hamas ay supisyente umano ang kanilang supply. Ang rason kung bakit sa mga hospitals at mosque nilalagay ng Hamas ang kanilang mga tunnels ay dahil daw sa alam nila na hindi ito tatargetin ng IDF dahil sa maraming sibilyan ang andoon. Ginagawa raw ng Hamas na panangga ang kanilang mismong kalahing Palestino at wala silang pakialam kung madadamay man ito. Kahit na tinapyas na ng Israel ang supply ng gasolinang pumapasok sa Gaza, pero nagawa pa rin ng Hamas na makakuha ng mga ito na siyang ginagamit nila para sa kanilang mga equipment para sa pagpapalipad ng kanilang mga rockets. Ito ang mismong nakuhang voice recorded ng Israel na nagpapatunay na may mga gasolina pang Hamas sa loob mismo ng kanilang mga tunnels. Hanggat hindi napapasok ng IDF ang loob ng Gaza at matukoy ang bawat tunnels na pinagkukutaan ng kalaban, ay hindi matitigil ang pagpapaulan ng Hamas ng rocket sa Israel at hindi nila mauubos ang Hamas kagaya ng kanilang gustong mangyari. Hindi madali ang misyong ito, pero may mga kagamitan nang nakahanda dito ang IDF at special unit para gawin ito. Isa sa mga ito, ang makabagong tuklas na kanilang inimbento para mismo sa mga tunnels na ito, ay ang equipment na siyang magtuturo sa kanila para matagpuan ang bawat tunnel na nakatago sa ilalim ng lupa. Sa oras na matukoy na nila ito, ay kanila nang gagamitin ang tinatawag nilang sponge bomb. Sa oras na pakawalan na nila ito sa loob ng tunnel, ay magkakaroon ito ng isang chemical reaction
action kung saan ay lulobo ito at magpuproduce ng matigas na material na siyang tatabon sa tunnel. Kung hindi suffocation ay matutodas sa gutom at uhaw ang kalabang nasa loob ng tunnel dahil sa hindi na ito makakalabas pa. Isang Israeli special unit ang magsasagawa ng pagwasak sa bawat tunnels na ito. Sila ang elite commandos na Yahalom. Expertise nila ang underground operations. Galing sila sa Israel Combat Engineering Corps. Locating, clearing, at destroying of tunnels ang pangunahing misyon ng mga commandos na ito. Kailangang matapos ito ng Israel habang hindi pa sumasali ang ibang mga bansa na kapareha ang panalig sa mga Palestino, dahil habang tumatagal ay mas lalong ginagawang rason ng Hamas ang mga sibilyan na nadadamay na siya namang kinaaawaan ng mga tao, kaya sila nananawagan sa Israel na itigil na ang ginagawang opensiba. Hanggat may mga tunnels na magagamit ng Hamas, ay siguradong tuloy pa rin ang kanilang ginagawang opensiba sa Israel dahil sa wala silang shortage sa armas at kagamitan. Dahil ayon sa report ay nagmumula ito sa bansang Iran na siyang sumusuporta sa kanila. Madaling sabihin pero mahirap gawin ang pag-ubos sa Hamas na ito dahil sa napakaraming sibilyan ang madadamay sa oras na maging all-out na ang gagawing opensiba. Marami pa ang pwedeng mangyari at posibleng may ibang nasyon pa na makikisali sa kaguluhang ito. Ikaw, ano-anong mga nasyon pa sa tingin mo ang makakalagkad sa giyerang ito? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador.